Hi! Ako si Na at ito ang aking vlog. Special sa akin ang vlog na ito dahil ang i-share ko sa inyo ay tungkol sa aking napakabait na alagang aso. Ang pangalan niya ay Tory! Ay, sorry, wrong video. Tory! Yeah! Si Tory ay isang Golden Retriever. Ang Golden Retriever ay isang dog breed na popular as a family pet. In fact, sa US, kasama ito lagi sa top 10 best dog breed for decades na. Ang temperament ng Golden Retriever ay friendly, smart, reliable, kind, playful, yet gentle, easy to train, at ito, very forgiving sa mistakes na ginawa ng kanilang mga owners. Sounds perfect, right? But wait! Kaya sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang dalawang bagay. Ang una, what are the things that I like about having a dog? At ang pangalawa, what are the things that I don't like about having a dog? Pero i-discuss ko una yung mga bagay na ayaw ko sa pagkakaroon ng aso so that we can end this vlog in a happy note. Ayaw ko pag naiiwan siya sa bahay. Kalimbawa may errands ako at kailan kong lumabas. Ayaw kong naiiwan siya, hindi dahil nagngangat-ngat siya or naninira ng gamit. Kung hindi, ayaw ko lang yung feeling na nakita ko siya na malungkot at matamlay dahil aalis ako. At minsan, meron pa yan siyang mga paawa stare na parang ang bigat sa loob mong umalis ng bahay. Next ay, ayaw ko pag meron kaming out-of-town trips na hindi namin siya pwedeng dalhin. So, halimbawa, ilang araw kaming aalis at hindi namin siya pwedeng dalhin for certain reasons like hindi kailangan namin mag-eroplano or bawal yung pet sa pupuntahan namin. Ayaw ko kasi dalawang reason. First is, ang hirap maghanap ng pet boarding na andun yung considerations namin like kailangan pwede siyang magpupo sa grassy area kasi may tendency yung aso namin na magpigil pag hindi siya comfortable magpupo or halimbawa nasa indoor, ayaw niyang magpupo sa ganun. Gusto niya sa outdoor talaga or sa grassy area. Ang pangalawa naman is very expensive yung mga pet boarding. Like sa area namin, nagre-range from 550 pesos to 1,000 per day yung mga pet boarding. So imagine kung lalabas kami ng 7 days, it's like 3,500 to 7,000 pesos. So ganun kabigat sa bulsa pag merong alagang aso. Wala din kasi kaming relatives or families nearby na pwede namin pag-iwanan sa kanya. Kapag nagkakasakit siya, ayaw na ayaw kung nagkakasakit yung aso ko kasi playful dog siya, mahilig siyang makipaglaro. Bigla niya na lang iaabot sa'yo yung ball niya para ayain kang maglaro. Kaya kapag napapansin namin nasa sulok lang siya at malungkot, usually, may nararamdaman na siya. Kaya as an owner, mabigat din sa loob kung makita yung aso ko na may sakit. And not only that, ayoko din nagkakasakit siya kasi expensive. Masyadong magastos. Dahil pag dinadala namin siya sa vet, usually nire-require siya agad na ilab test. And then, re-resitahan siya na napakadami at napakamahal ng mga gamot. Kaya ayaw na ayaw ko talaga nagkakasakit si Tory. Dog shedding. Nagulat talaga ako dito kasi hindi ko to na-consider nung kumuha ko ng aso. Hindi ko in-expect na ganun kadami mag-shed yung aso. Though I know it's a natural process for dogs, pero imagine, tignan niyo yung carpet namin. That's 2 days accumulated furniture dahil hindi lang ako nakapaglinis. So before kayo kumuha ng aso, make sure na dapat may time kayo para lagi maglinis ng bahay or else magugulat na lang kayo minsan na sa pagkain, yun na yung balahibo niya. Yan ang ilan sa mga bagay na hindi ko gusto and na-realize ko lang siya nung nag-umpisa na akong mag-alaga ng aso. Labag mo sa sahig. Ito, labag mo sa sahig. Ano nangyari sa'yo, boy? Hindi ka nakumigilos dyan. At
At syempre, kung merong disadvantages, meron ding advantages ang pagkakaroon or pag-aalaga ng aso. Kung meron kang aso, meron kang instant best friend. Like si Tory, siya ang isa sa mga naging support system ko, especially during pandemic. Hindi ko ma-imagine kung paano ko maso-survive yung pandemic being alone kung wala akong aso. Kasi every time na nalulungkot ako or gusto ko ng kausap, yun, feel free lang ako nag-share sa kanya. Nakikinig lang naman siya. Hindi siya nag-react, wala siyang negative reaction. Kaya meron ka talagang instant best friend pag meron kang aso. Siyempre, meron kang playmate. Si Tory kasi very hyper, very active. So, hindi pwedeng lumipas ang isang araw na walang fetch, na walang play na magaganap. Kaya, kung meron kang aso, meron kang instant playmate. Mahilig kasi talaga silang maglaro. Hindi sila pwedeng nasa indoor lang or else madedepress din yung mga aso. Kaya, having a dog, dapat... open ka din na magiging active ka na din. At dyan papasok ang isa pang advantage ng pagkakaroon ng aso kasi mapo-force kang mag-exercise. Like in my case, especially nung nasa corporate pa ako, which is very stagnant and very stationary yung routine ko, having a dog, nagkaroon ako ng other activities, like ilulook forward ko siya galing sa work, pag uwi ko, mag-walk kami or mag-fetch kami ng aso ko. That serves also as my exercise na for that day. Lastly, security. Pag may aso ka, automatic may bantay ka, may bantay yung bahay nyo. Though hindi lahat ng breed ay guard dog, can still serve as deterrents para yung mga taong may balak kumuha ng masama pag nakita nilang may aso ka, may dalawang isip na sila. Para sa tanong kung worth it ba ang pag-aalaga ng aso, definitely, yes. Hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung wala akong Tory ngayon. Kaya para sa inyo, ng mga nagbabalak na mag-alaga ng aso, go nyo na yan. Oh, I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. Yes, I'm a good dog, I'm a good dog, I'm a good dog. I don't wanna hear all of your worries about the cat. I'm pretty sure that he always used to look like that. Just because the hors d'oeuvres have disappeared and I'm a little fat doesn't mean I do.